Magandang araw muli, ating ipagpatuloy ang aralin 7.2 para sa linggong ito. Ang ating paksa ay patungkol sa anaphoric at cataphoric ng pangalan. Ang competency, nagagamit ang wastong mga panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Simulan na natin. Para sa panimula ng Live Filipino Baitang 7, panuto, A. Piliin sa loob ng bawat kahon sa ibaba ang wastong salitang pupuno sa diwa ng pangungusap. Kabataan, guro, anak, frontliners, edukasyon. Unang bilang, ang mga patlang ang unang binakunahan sapagkat sila ang unang-unang nanganganib mahawa sa COVID-19. Tama, frontliners. Sunod, nagsisikap ang mga patlang na magampanan ang kanilang tungkulin sa mga mag-aaral sa kabila ng pandemya. Sagot, guro. Pangatlo, mahalagang may pagpatuloy ang patlang sapagkat ito ang susi na magpapalaya sa atin sa kamangmangan at kahirapan. Sagot, edukasyon. Sila ang dahilan ng ating pagsisikap, ang ating mga patlang na kaloob sa atin ng Diyos. Sagot, tama. Kayo ang kinabukasan ng ating bansa, patlang sa bagong henerasyon. Sagot, kabataan. At para naman sa letter B o letrang B, sagutin ang sumusunod na tanong. Tingnan ang mga salitang nakalimbag ng malinaw sa bawat pangungusap. Anong bahagi ito ng pananalita? Ang mga salitang nakalimbag ay bahagi ng pananalitang panghalip na iniahalili sa ngalan ng pangalan o ng tao, bagay, at pangyayari. Sunod, pansinin ang mga salitang ipinuno sa bawat patlang. Anong bahagi ng pananalita o panalita ang mga ito? Ang mga salitang ipinuno sa bawat patlang ay mga salitang pambalana na hindi tuwiran ang tinutukoy at mga salitang panghalip na iniahalili sa ngalan ng tao. Pagkatapos nating mabigyan kasagutan ang panimulang bahagi, tayo naman ngayon ay dadako sa bahagi ng pagpapaunlad ng LIP Filipino Baitang 7. Naalala mo pa ba ang pangalan at panghalip? Pangalan, ito ay bahagi ng panalita o pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lunan o pangyayari gaya ng mga salitang ipinupuno sa patlang sa gawain sa panimula ng aralin. Ang panghalip naman ay bahagi ng panalita na panghalili sa pangalan gaya ng mga salitang nakalimbag ng malinaw sa mga pangungusap na nasa itaas, sila, kanila, ito o kayo. Anong panandang anaphoric at cataphoric? Sa pagpapahayag ay may dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang pangungusap. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatungkol o referensya. Ang anaphoric o sulyap na pabalik ay referensya kung binanggit na sa unahan ang salita. Halimbawa, sa panandang anaphoric, ang matatanda sa pamilya ay dapat nating pahalagahan. Utang natin sa ating mga magulang, lolo o lola, ang ating mga buhay at kinabukasan. Sila ang kumalinga sa atin noong mga bata pa tayo. Suklian natin ang mga kabutihan nila sa atin. Cataphoric naman o sulyap na pasulong ay ang referensya na binabanggit sa dakong hulihan na nagdudulot ng kasabikan o interes ng pahayag. Halimbawa ng panandang cataphoric, sila ang aking ginagalang, sila ay nararapat na parangalan. Parangalan, sila ang tunay na matatalino lalo na pagdating sa karanasan. Sa matatanda, sa pamilya ko natutunan ang maraming bagay. Sila ang mga lolo at lola ko na aking iniidolo. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, isulat sa patlang ang AN kung tumutukoy ang mga pahayag sa anapora. At KT kung ito ay tumutukoy sa katapora.
Simulan natin. Isa sa pinagkakitaan ng buwis sa bansa ang turismo dahil ito ang nagbibigay ng malaking ambag sa bansa. Turismo at ito, tama, AN. Pangalawa, sa panahon ng kanyang panunungkulan, napatunayan ng Administrasyong Duterte na kayang mabawasan ng droga sa bansa. Kanyang Duterte, Katie. Sunod, mga bumbero ang tumutulong upang maapula ang apoy dahil sila ang maasahan kapag nagkaroon ng sunog. Bumbero, sila, AN. Pang-apat, siya ay tinuturing na frontliner, si Rod, na isang nurse. Siya, Rod, Katie. Sunod, si Lori Palibhasay Bunso, isinusunod siya sa lahat ng luho. Si Lori, siya, Katie. Tayo naman ngayon ay dumako sa bahagi ng pakikipagpalihan, bahagi pa rin ng Le Filipino Baitang Pito. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahing mabuti ang pangungusap. Sa lungguhita ng tinutukoy na pangalan sa pangungusap at bilugan naman ang panghalip na ginamit bilang panghalili sa tinutukoy. Matapos nito ay tukuyin kung nasa panandang anapora o katapora ang pangungusap. Una, kung makita mo si Gabriel, pakisabi na gusto ko siyang makausap. Gabriel, siyang, anapora. Kinausap po si Mariano, sinabi ko na ang kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Mariano, kanyang, anapora. Si Juana ay dumalaw sa paaralan upang kumustahin ang kanyang dating mga kaibigan. Juana, kanyang, anapora. Hindi alintana ni Miguel ang hirap ng buhay dahil para sa kanya hindi ito hadlang upang siya ay magtagumpay. Miguel, kanyang, anapora. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin ang mga pangungusap, puna ng patlang ng wastong cohesive device, tukuyin kung ito ay isang anapora o katapora. Hindi patlang mapipigilan na umalis ng bansa, nahihirapan ang ilang kababayan natin na kumita ng malaki sa ating bansa. Nila, katapora. Ang pandemya ay nagdulot ng maraming pagbabago sa ating buhay, ngunit patlang ang nagturo sa atin na higit na magtiwala sa Diyos at mahalin ang ating pamilya. Siya, anapora. Hindi malilimutan ang kabayanihan ng mga frontliners sa gitna ng pandemya. Ito ay patunay lamang na patlang o handa, isakripisyo ang sarili para magserbisyo sa iba. Silang, anapora. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, panuto, gamitin ang mga salita sa ibaba at bumuo ng pahayag na may panandang anaporic at kataporic. Subukan natin. Mag-aaral at sila. Ang mga mag-aaral ang pangunahing naapektuhan ng pandemya. Sila rin ang lubos na nangangailangan ng tulong. Ito ay nasa anyong anapora. Sam, siya. Madalas na tumutulong si Sam sa kanyang mga kamag-aral na nahihirapan sa online class. Siya rin ang madalas na lapitan ng mga ito. Anapora. Magulang, sila. Ang magulang kailanman ay hindi kayang pabayaan ang kanilang mga anak, ngunit sila rin ang madalas na iniiwan at nag-iisa pagdating ng araw. Anapora. Siya, pulis. Siya ang maasahan pagdating sa anumang suliranin sa aming barangay. Pulis ang nagpapatupad ng kaayusan at katahimikan. Katapora. Siya, Clara. Siya ang itinanghal na panalo sa nagdaang paligsahan. Si Clara na may pambihirang talento na hinahangaan. Katapora. Para sa bahagi ng paglalapat ng Le Filipino Pito,
Panuto, ibigay ang pagkakaiba ng anaphoric at cataphoric sa pamamagitang graphic organizer. Magbigay din ng sariling halimbawa. Para sa panandang anaphoric at cataphoric, narito ang halimbawang kasagutan. Sa pangungusap, naunang banggitin ang pangalan kaysa sa panghalip. Samantalang sa cataphoric naman, sa pangungusap, naunang banggitin ang panghalip kaysa sa pangalan. Letrang B, panuto, ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Ilahad ang iyong kasagutan sa pamamagitan ng tree chart. Mahalagang gamitin ang anaphoric at cataphoric sa pagbuo ng pangungusap. Una, upang hindi paulit-ulit ang gamit ng pangalan at panghalip. Pangalawa, direkta ang mensaheng ipinahahatid at higit sa lahat nagiging organisado ang nilalaman nito. At para naman sa panapos na pagsusulit, bahagi pa rin ng Leaf Filipino Baitang 7, puna ng wastong salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Anaphoric, cataphoric, paulit-ulit, pagbanggit, mabago, pangalan. Una, ang patlang ay ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan samantalang anaphoric, cataphoric ay ang panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Ginagamit ang cataphoric at anaphoric upang hindi na paulit-ulit na banggitin ng nagsasalita o ng manunulat ang isang pangalan. Layunin ang catapora at anaphora na maiwasan ang nakakasawang pagbanggit ng tinutukoy na pangalan sa isang talata. Sa makatwid, ang anaphora at catapora ay pawang mga panghalip na sumusunod sa sinundang mga pangalan na tinutukoy sa magkaibang paraan at pwesto. Sa ordinaryo nating pakikipanayam, nagagamit natin ang anaphora at catapora nang hindi sinasadya. Muli, maraming salamat. Huwag kakalimutang magkaroon o magbahagi ng inyong refleksyon sa araling ating tinalakay. Muli, maraming salamat sa 5.4A para sa learner's materials na ginamit para sa video pampagtuturong ito.